Up. Teka lang, wag munang skip, ha? Mabilis lang naman to eh. Ang video na to kasi ay tungkol sa kung paano ka makakahanap ng client pagdating sa photography. Ito naman talaga yung isa sa mga goal natin, di ba? Magkaroon ng client, kaya nga tayo nagpo-practice at para hindi lang basta sa personal, no? Malamang unang dahilan mo eh hobby mo lang, tapos naisip mo na baka pwedeng pagkakitaan at nakita mo rin sa iba na pwedeng pagkakitaan yung photography. So eto na yon, i-share ko sa iyo kung paano makakahanap ng client, di ba? So interesting to, kaya stay ka lang, tapusin mo tong video na to, sigurado ako sa iyo na magiging sulit tong 7 minutes mo. Okay, malalaman mo dito kung paano makahanap ng client at pagdating sa photography, no, ano yung mga dapat mong gawin, mga ways to do base sa experience ko at yeah, i-share ko sa iyo. Hey guys, kamusta kayo lahat? Welcome dito sa channel. Sana sa mabuti kayo. Ang unang dapat mong kailangan gawin ay gamitin mo as advantage yung social media. Mag-post ka palagi. Gumawa ka ng Instagram account, Facebook account, Pinterest. Ilagay mo yan doon. Lahat ng gawa mo, ilagay mo. Kung meron kang personal na Instagram or Facebook account or Pinterest account, gumawa ka ng para sa photography mo lang. Tapos, maging consistent ka sa pagpo-post para marami silang makita doon. At saka, share mo yung post mo, no? Share mo yan palagi. Huwag kang mailang, huwag kang mahiya. Isabihin mo sa social media kung ano yung ginagawa mo. Ito yung ginagawa ko, nagpipicture ako. Pwede ka, kontakin nyo ako sa ganito. Gamitin mo as advantage yung social media. Pangalawa, network. Yung mga friends mo, yung kamag-anak mo, yung family mo. Gamitin mo sila as way para makakuha ng client. Wala silang choice kasi pamilya mo yan eh. Wala silang magagawa kundi tulungan ka at sabihin sa ibang tao din na ito yung anak ko, nagko-photo to, ito yung kaibigan ko, nagko-photo to, nag-start ng photography, nakakailangan siya ng client, baka may makuha kang discount, pero magaling yan, yung mga ganun. So gamitin mo sila as network. Tell people what you do. Personal, kausapin mo sila. Tapos bitbitin mo lagi yung camera mo para at least pag naglalakad ka sa daan, may chance na may makita sa'yo, uy, pwede mo ba akong kuhanan ng picture kasi ganito, birthday ng anak ko, nagpo-photo ka ba, ganyan-ganyan. May chance, di ba? Kaysa naman sa wala kang dala-dalang camera. Kasi it makes sense na may dala ang camera dahil photographer ka. Ito yung gusto mong maging career. So, dalhin mo lagi yung camera mo. Yan, para ma-network mo yung sarili mo, ma-present mo sa mundo kung ano yung ginagawa mo. So, yun. In that way, may chance na makakuha ka ng client. Pangatlo na dapat mong malaman or dapat mong gawin, mag-free work ka. Yes, free, libre. No, kung sa tingin mo ay pangit painggan dahil libre, ganun talaga yan. Nag-uumpisa ka pa lang, wala ka pang client. Ako, may personal experience ko sa paggagawa ng libre. Halimbawa, naimbitahan ako sa isang event, birthday or kasal. Ang gagawin ko dyan, sabihin ko na ang regalo ko sa'yo photo na lang or video na lang. In that way, hindi na ako gumastos, tapos may regalo pa ako. At saka, mas may personal touch ko pa. At ang pinaka-importante doon, ma-network ko yung sarili ko, ma-represent ko yung sarili ko doon as nagpo-photo ako, may makakita sa akin doon kasi party yun, event yun. So maraming tao, nag-gather sila doon. Free work, mahalaga yan. Huwag ka munang, you know, magmalaki. Kung feeling mo sa sarili mo, magaling ka ng photographer, kailangan mo lang ng client, do some free work muna. Okay? Kasi kailangan mo mailagay yung tunay na client talaga. Kasi iba yung experience na meron kang kausap na client kasi may mga demand yan eh. So, iba yon kaysa dun sa personal na mga kuha mo lang. So, free work, importante din yan. Meron pang isang way para makakuha ka ng client. Pumunta ka sa mga nag-uumpisa sa business, mga coffee shop, or kahit na anong mga tindahan. I-present mo yung sarili mo doon. Hindi ko pa nagawa yun ha, pero may napanood ako na mayroong gumagawa ng ganon. Mag-offer siya ng free shots doon sa mga product, ganyan, or maliit na halagang bayad para lang sa Instagram mo, sa post niya, ganon. It could work. Hindi ko pa nasubukan, pero di ba, pwede, magandang idea. So, baka kung kumalakas ang loob mo, i-try mo din. Sa paghahanap ng client, mayroon diyang bad at good clients. No, ano ba pagkakaiba ng bad at good clients? Ang bad clients, ito yung easy in, easy out. Ito yung mga tumatawad-tawad, no, yung mga walang pakialam sa gawa mo, hindi nila appreciate yung gawa mo. Tsaka wala silang pakialam. Yun yung mga bad clients. No, ang good clients naman, ito yung mga clients na babalik sa iyo. Ito yung mga clients na appreciate yung gawa mo at sila yung mga nagde-demand
magde-demand ng mas magandang quality, mas magandang gawa. At saka ang mga good clients, sila yung magre-recommend sa'yo sa ibang tao. Yan, yan yung mga good clients. So, kung gusto mong mas i-discuss pa natin to ng mas malalim at matindi-tindi, no, eh, sabi mo sa akin, pwede kong mas elaborate pa to sa'yo, gawan ko ng separate na video, no, sabi mo lang. Pero sa ngayon, yun lang muna, no, ganun ang dapat mong gawin or dapat mong tandaan para makakuha ng client, yung first client mo. Kung meron akong nakalimutan sa tingin mo at ikaw kung meron kang ways kung paano mo kunin yung mga clients mo, i-share mo sa amin. Yun lang, like, comment kayo, subscribe kayo kung hindi pa, and I will see you sa sunod na video. Bye-bye!